The LP, the yellows, are very desperate. Kasi ganito. Do you imagine, ha? Noon pa yan sila ganyan-ganyan. Laban, laban. Ako, maliit pa ako ba? Ano man yung ganun-ganun-ganun? Ganun man din. Tapos, paralan sa elementary, pakatahin man kayo ng magkaisa, mga ano. Hindi ko alam ang meaning yan. Kala ko lang, dula ba? Pero bakit ngayon, hindi na yan nila ginagamit? Bakit? May kayo, sa anuhin ko kayo pa. I will gonna ask you, why do the yellows and the LP na hindi na nila ito ginagamit? Kasi, kung sa Bisaya pa, basa na kayo na, parti na ng basa, nagkalata na na, wala na yung mutuo, wala nang maniwala. Kasi, na-realize ko nung nag-matured na ako, high school, college, na ito pala laban sa Chinese. Laban, fight, fight for democracy, fight against dictatorial, fight against poverty, fight against incompetence, fight against corruption, fight against lahat. Anak ng tinapay, instead of para ganun, i-fight nila, para mang sarili nila ang inano. Kasi sila mismo, incompetent, corrupt, nag-spread of fake news. For 30 years, the Philippine history was fake. It does not represent the positive effects of the declaration of the martial law. Alam natin na ang martial law dineclare ng Pangulong Marcos, hindi para i-rape yung mababae. Ganun ba ang rason? Nag-declare martial law para ipang-rape ang mababae? Mag-torture ng mga tao? Paano? No! That was not the reason. To bring back order in the society because there is anarchy. Secondary to the CCP-NPA na ama din ni Noynoy ang nag-ano. See? Tapos mag-ano-ano sila na laban-laban. Anong ipinaglalaban ninyo? Ha? Pinaglalaban? Ang pira ninyo, oligarkiya, yan ang pinaglalaban ninyo. Kaya ngayon, wala na, nobody dared to do that. Even Bambam. Nobody dared. Wala. Sino pang mag-ano ng ganun? Anong pinaglaban? Demokrasya. Na over ng demokrasya ang Pilipinas. To the point of not having responsibility, not having self-regulation, not having values in the society. Tama, Windsor, Habana, liberal is dead. Diba? They thought that by doing so, people will be deceived. That's why out of their desperation, they are trying to create a new rhetoric. They are trying to create a new slogan. Kasi does it work eh. Kayo, maniwala pa kayo? Ano yung ill na yan? Ano yung ill? Lose-lose? Sa Bisaya pa, kuan, diba? Di na na. Loser, diba? Paolo Miguel Cordoves, loser. So wala nang maniwala sa kanila. Because of that, they are very desperate. So they are trying to create a new rhetoric. The same pa rin ang rhetoric nila. Because directed from the hate nila sa isa ka tao. Marcos is not a hero. Marcos, akala nila, mupusta ang tao sa Marcos is not a hero, Marcos is not a hero, Marcos is not a hero. It is a settled argument, resolved no less than the highest arbiter of the land, ang Supreme Court. Inong sila, hindi hero kasi daw, fake daw yung mamedal sa ano, sa World War II veterans. When I had the argument at the TFC at Balitang Amerika, nagpinadibati kami sa isang matandang lolo, kasi victim daw siya ng martial law, tapos yung view sa mga sa traditionalist sa siya, victims ng martial law daw, allegedly human rights, kasamahan niya naman dilawan dito. Tapos ako, the side of the hip-hoppers or millennials, argument niya, Marcos is not a hero because fake daw yung mga medalya na binigay sa US ano government at saka the US government denied. But my argument, he cannot dispute. Sabi ko, given without admitting that what you said is correct, that he bought the medal, why is it that after the death of the former president, when Mrs. Marcos and the family went back to the Philippines, why is it that the Philippine Veterans Administration Office granted month per month pension of the former President Marcos, secondary to being a World War II veterans? If your argument is correct, why is it that no less than the Cory government, the PIVAW under her term, granted the month per month, pension
as a survivor of the World War II veteran. Kung totoo pa yun, di ba? Your argument has no basis. So, wala, talo. Eh, kung fake pa, hindi sana siya magpensyon, di ba? Pivaw na yung nagpensyon. Dapat, may record talaga na hindi. And one thing, the law is very explicit. Yung libingan ng mga bayani, nakalimutan ko na anong isinaulo ko yun eh. It says that military or person in uniform and former as a commander-in-chief in the armed forces as a president of the country, he should be accorded the hero's burial regardless of the circumstances surrounding the person as a president and commander-in-chief regardless anong nangyari. Karapatan niya na ilibing sa libingan ng mga bayani. Ang matanda, hindi nakatingog. Kaya sinabi ko na kung kayo at that time sa martial law, kung hindi pa mga stubborn, kung hindi pa mga rebelling utok, hindi man kayo mapunish, hindi man kayo maano, hindi man kayo mahuli, hindi kayo, sila liberty ang pangutok kasi gusto ng demokrasya, 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 ayaw pa disiplina. Yan naman ang kulang ba? Ayaw pa disiplina. Society without order, kaya nga ago pidaliso, without order and without discipline, it will be chaotic. Anong nangyari sa lugar na sobra-sobra kaliberal? Diba? Wala talaga. Hindi iniisip ang kapakanan ng bayan. Ang iniisip lang ang kapakanan nila, mga oligarkiya. They are using a false argument, a false activism of human right. Kasi kung totoo ka talagang human right, inclusive ka sa lahat talaga. Huwag lang sa advokasya ninyo at sa hinugutan ninyo na indemnify victims of human rights sa mga Marcoses, kana ganito, para lang sa pro sa mga yelo. Dapat inclusive lahat, huwag niyong piliin. Oh, I challenge you, Farah. Ago at asawa mo, punta kayo sa Kuwait. Maraming inalipustang mga domestic helper doon. Puntahan ninyo. Mag-ano kami dito na para i-plate ninyo. Puntahan ninyo. Tingnan natin kung magpunta ba kayo. Do not be selective in your human rights advocacy. Because it is universal according to the United Nations. Pero kung ganyan man lang ang advokasya ninyo, hindi yan totoo. Kitang-kita na sa buong mundo. Basa na ng iyong advokasya. Wala na yan. Diba? Dirty tactics nila, liberal, Windsor. Kaya ngayon, because of they realize that kahit anong gawin namin sa laban, pagpudpud na lang yung kamay namin pag ginano, walang maniwala. Ano kayong gagawin namin? Wala talagang maniwala. Bisa gaganunin pa, wala na talaga. Kasi it was a false advocacy. Laban for what? They cannot explain. Because poverty, disparity of rich and poor was very high at the time of Cory Aquino. Until even at the time of Ninoy Aquino na presidente. Para sa pay, sa trabaho, lahat, wala. Hindi nila na-deliver kasi pawang salita lang at pawang vested interest. Pawang kasinungalingan kasi they control the oligarch media, control everything. At that time, walang social media. So nobody can validate their narratives. Right now, see, they have the monopoly. So they are the authority of information, of news. Kung anong sabihin doon sa Radyo Veritas, sa mga pari-pari ng mga utro pong kurakot, sustanan po. O, totoo yan kasi yun anong mga pari-pari. Anong sabihin sa mga Inquirer, sa mga Philstar, anong sabihin sa mga ABS-CBN, yun ang truth. Sila ang authority sa information. Nakontrol nila ang pag-iisip ng tao. Ngayon na may social media na, anybody, could it be an opinion-based blog, could it be a write-up, could it be an independent entity that will give an alternative info on their narratives, they will gonna label as fake news. Why? Because they don't want their authority in sending information will be challenged, right? They should not limit it. They should not limit it. You know why? Because how could democracy thrive if all of the narratives at the web of information will be the same color, puro yellow?
Where is democracy now? Where is checks and balance? Where is validation of information? Where is the platform to exercise avenue to dissect the truth? Wala!